Nakakalungkot subalit marami pong tao binabaliwala ang buhay nila at buhay ng iba. Nalilimutan ko minsan na isang buhay ay isang himala. That life is a privilege. At yan po ang ating pag-aaralan ngayon kung paano tutunghayan ang mga hindi na natin pinapansin kung minsan, paano muling pahalagahan ang mga bagay na hindi na natin nabibigyan ng puwang sa ating pag-iisip at pagpapasalamat sa Diyos. 10 privileges of life among many. Ama naming Diyos, salamat sapagkat kayo Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay, nagbibigay sa amin ng kapanatagan at mga pangangailangan namin. Linisin niyo po kami. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Punan niyo po kami ng kami lubos na makapasok sa inyong presensya. Wash us with the blood of Jesus. Empower us to see your face. Teach us. Be our speaker, O God. Move in our midst. Heal us. Empower us. Teach us. We reject and rebuke all work of evil. And we ask you, Father, protect us from the work of evil men and evil spirits. Maging ang mga mahal namin sa buhay at mga tinatangkilik, kayo po ang siyang magbigay na inyong proteksyon. At nawa sa sandaling ito, payapain niyo pong aming loob, palakasin ang aming katawan, patalasin ang aming isip na tumanggap ng pagpapala mula sa inyo. Be our speaker, Father. We ask you, in the name of Jesus our Lord, our teacher and friend. Amen. 10 privileges of life. Life is a privilege. Isa pong pribilehyo. Hindi right, but it is a privilege. Hindi isang karapatan, kundi isang regalo na ipinagkakaloob ng Diyos. Life is the greatest privilege because it is the door through which a person enters eternal life. Siyempre, life muna bago magkaroon ng eternal life. Kaya napakahalaga na pinapahalagahan ang buhay. John 10:10, ang sabi ng Panginoong Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Hindi lang tayo binibigyan ng Panginoon ng buhay, kundi buhay na punong-puno, masigla, may kahulugan. Ecclesiastes 9:4, anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. Napakatalino ni Solomon para sabihin na sino man na meron pang buhay, hindi pa nalalagutan ng hininga, ay may pag-asa. Sapagkat kahit daw aso lang kung buhay, mas mabuti na ito kaysa sa isang leon na patay. The privileges of life. Pag-uusapan po natin ay isang pulang, bagamat napakarami nito. And one great privilege of life is breath. Hininga, paghinga. Genesis 2:7, the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So ang hininga na pumasok sa katawan ng tao, hindi lang hininga na oxygen para sa mabuhay ang katawan, kundi Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay din sa kanyang Espiritu. At pag-usapan na lang natin, kahit yung physical breathing, yung paghinga lamang, breathing by itself is such a privilege. Subukan niyong huwag huminga. Subukan nga, exercise tayo, walang mananghihinga. Now, tigil. Mag-iisip muna ako kung kailan ko kayo papahingahin, tigil muna. Tigil, walang hihinga. Gusto nyo na? Sige, hinga na. Kita nyo, try not breathing. Try not being able to breathe. Kung isa kayo ay lumalaw kayo sa ilalim ng tubig, gustong-gusto nyo nang lumutang, lalo't may contest, no? May nakikita nyo, nasa ilalim pa ng tubig yung kakontest nyo, panalangin nyo, lumutang na siya para makalutang na rin kayo dahil gustong-gusto nyo nang huminga. Sa x-ray procedure, pag sabing, huminga ng malalim at huwag pong gagalaw, parang kahit ilang saglit lang, napakatagal at wala kang inaabangan kundi sasabihin ng technician, huminga na po. Ikaw na, habol-habol mong hininga sa mata lang ang iksi-iksi. Napaka-iksi ng panahon na hindi humihinga, pero kailangan. Pero mga kapatid, ilang milyong hinga ang ginagawa natin na hindi natin pinapansin. Hindi man lang natin ipinagpapasalamat, salamat humihinga ako. Kaya nakita nyo, pag may naghihingalo, may na-aksidente, tinitingnan agad kung humihinga. Kasi napakalaking pag-asa basta humihinga. Humihinga ba kayo? May pag-asa. Palakpakan natin ng Diyos, huwag kayong nawawala ng loob. Basta humihinga ang tao, dapat magpasalamat. Salamat nakakahinga. Nakikita nyo yung mga nababarahan ng leeg, nababarahan ng lalamunan, o kaya ay may plema, hindi makahinga, may sipon. Ang hirap ng buhay. Pero yung paghinga mo araw-araw, palibasa't hindi mahirap, hindi napapansin. Oxygen comes in, is distributed to body parts by blood circulation,
And you know that oxygen brings in and brings around what is needed by the body. Tapos, i-exhale ka, carbon dioxide. It goes out and it brings what should go out. Lahat ng hindi na kailangan ng katawan na lason, dala-dala paghinga. Binibigay din ng dugo, dala-dala paglabas, dinadala sa lungs, inilalabas ng carbon dioxide. Parang syudad. Kung isang puta ko ay naglalakbay at nasa mga matataas na building, ay titingnan ko yung mga kalsada, yung mga dumadaan ng mga sasakyan, may hihinto sa isang building, mayroong kukuha ng basura, may magde-deliver ng mga tubig, may magdadala ng supply sa ospital, may kukuha naman ng mga kalat ng isang lugar. Ganun ang dugo, ganun ang hininga. Nagdadala ng kailangan, naglalabas ng hindi kailangan. At alam nyo, pag ang isang syudad ay isinara, mawawala ng supply. Pagka ang syudad din, tulad ngayon ng Metro Manila, ay walang pagdala ng basura, ay mabubulok at mamamaho. But every time that you breathe, that miracle is happening. That life is being renewed, and that which is already wasted or poisonous to the body goes out. Breathing and blood circulation distributes and collects. Kaya napakahalaga yung humihinga ang tao. 1 Kings 17:17, sometime later, the son of the woman became ill. He grew worse and worse and finally stopped breathing. Isang pakahulugan na siya ay binawian na ng buhay. At habang humihinga ang tao, siya ay buhay, dapat din may buhay. Breath is privilege. And if you breathe, you are privileged. Be thankful whenever you breathe. And enjoy breathing. Libre yan. Isa yan sa mga pinakamakailangan ng tao, pero libre. Hindi nagtataas ang presyo ng hinga. Bagamat kung minsan, kailangan man ng oxygen, baka yun pa. Pero gano'ng karaming tao nangangailangan yan at gano'ng kadalas. Pero libre ang hinga. Huwag kayo nagre-reklamo sa buhay. Ang dami-daming libreng mahalaga. Another privilege of life that we take for granted is sight, vision. Yung nakakakita ka. It is an all-important privilege to see. To see, to behold, to enjoy even distant objects. Nakita niyo po ang himala ng mata at himala ng pagkakakita ng mata? Kahit ang layo ng ulap, nakikita niyo. Kahit ang layo ng buwan, kahit ang layo ng mga bituin, ang layo ng nararating ng mata. Tapos lalagyan pa tayo ng binoculars, mga teleskopyo, lalong lumalayo ang naabot ng mata. At subukan niyong pumikit kung hindi lalong malayo ang naabot ng inyong paningin. Akala niyo ba ang bulag ay bulag? Kuminsan kinakailangan tayong pumikit para makakita ng higit lalong malinaw at higit lalong malayo. Pagka pumikit kayo, nakikinig kayo ng dula, ang ganda-ganda ng boses ng lalaking, "Iniibig kita, Laura." Iniisip mo, ang gwapo-gwapo pag nakita mo sa personal, nge. Yung ang gagandang mga babae, mga boses, kasi hindi mo nakikita, therefore, napipili mo kung anong gusto mong makita. Kaya yung pati kawala ng visual sight is also freedom. Because now, your imagination is your limit. Kaya mas makapangyarihan ang radyo kaysa TV. Pag sinabi sa radyo na sa dula na, nakikita mo ba ang bundok-bundok ng mga ice cream na yan? Di ba ang ganda-ganda ang imagine, pero pag pinakita sa TV, sa karton lang, halatang-halata, karton. Kasi nalilimit ka ng mata, pero pag bumikit ka, ang layo ng iyo nakikita. And you know the privilege of sight? Nakikita natin kahit yung hindi nakikita ng naked eye through the microscope. Yung nasa kaloob-looban ngayon ng inyong atay, nasisilip. Napapasok ng camera ang loob ng inyong puso para malaman ko anong bara doon. At ang laser, nakikita niya yung nasa loob ng inyong tiyan. Through even ultrasound, malalaman mo na babae ba o lalaki yung ipinagdadalang tao. Napakalayo ng naabot ng mata ng tao. At yung nakakakita tayo, dapat tayong pasalamat. Dapat magpasalamat. At napakarami, higit lalong malaking porsyento ng mga tao, nakakakita yung mata nila. Tapos magre-reklamo pa, sabihin pa, ang pangit naman ang view. Nakakawalang gana ang buhay ko. Paglabas ko, tingin ko sa bintana, pusali ang nakikita ko. Pasalamat kayo, nakakakita kayo ng pusali. Dahil nakakakita kayo. No? Pag-gising mo sa umaga, makikita mo yung asawa mo, pasalamat ka. No? Kahit kung minsan hindi ka nais-nais ang nakita mo, mabuti ka, nakakakita ka pa, at may asawa ka. Matthew 13:15, "But blessed are your eyes, because they see." Siyempre, spiritual ang ibig sabihin dito, pero maiintindihan mo ba yung spiritual value kung hindi mo na ma-appreciate yung physical value of seeing? Try not seeing.
Ewan ko sa inyo kung mayroong susunod sa aking panukala. Subukan nyo, mula pagkatapos ng ating service ngayon, pumikit kayo hanggang makalabas kayo dyan. Pumikit kayo hanggang makarating kayo sa bahay. Kung makarating kayo. At ang malaman natin, salamat. Kung nakakakita ako, dapat ako magpasalamat sa Diyos. Sinong papalakpak sa Diyos dahil nakakakita siya? Salamat! Kahit hindi nyo laging gusto ang nakikita ninyo, yun lang nakakakita, ipinagpapasalamat yan. Luke 6:39, He also told them this parable, Can a blind man lead a blind man? Will they not fall into a pit? So napakahirap yung hindi nakakakita, lalo't ang mga mungunguna sa iyo, hindi rin nakakakita. Pero kung sakasakali na hindi ka nakakakita physically, ipagpasalamat mo kung merong sa iyong umaakay na nakakakita. At kung hindi ka nakakakita spiritually, magpasalamat ka kung may umaakay sa iyo na nakikita mo ang mga bagay na spiritual na kung mag-isa ka lang, hindi mo naman makikita. Pero may umaakay sa iyo, isa hindi mo maintindihan itong simpleng-simpleng verse ng Bible, may nagpaliwanag, lumiwanag, pasalamat ka at may umaakay sa iyo. Kaya magpasalamat din tayo para sa mata ng iba, kahit hindi natin mata, dahil nakikinabang din tayo sa kanilang mata. Vision, seeing is privilege. If you can see, you are privileged and you should be thankful. Enjoy seeing and looking. Libre yan. Libreng tumingin sa ulap. No? Libreng tumingin sa sunrise and sunset. Libreng tumingin sa rainbow. Libreng tumingin sa magagandang mga dahon. Libreng tumingin kahit sa pinakamagagandang babaeng gumastos ng kutakot-takot para gumanda. Pagtingin niyo sa kanya, libre. Napakaraming magagandang bagay na libre sa buhay. Hindi niyo laging kailangan ng pera para makakita ng kagandahan sa buhay. And another privilege of life is touch. Para mga basic lesson ito ha, sa senses. Bakit po natin pinag-uusapan ito? Kasi common. But because of their commonness, we ignore them. The blessing of texture, the blessing of being able to touch shape and even temperature. Because to touch is to connect. To touch is to feel and to be felt. Luke 6:19, and the people all tried to touch him, meaning the Lord Jesus, because power was coming from him and healing them all. Hinihipo nila ang Panginoon sapagkat nararamdaman nila na may kapangyarihan na nagmumula sa kanyang lumilipat sa kanila pagka nahipo nila at sila'y may pananalig. The ability to touch and being touched is a great privilege. Paminsan-minsan nagagalit ka because there are people na who are touching you that you don't want to touch you, where you don't want to be touched probably. But that is rare. Most of the time, we should be thankful that we are being touched. Kasi pagka nagtatouch ang mga tao, there is energy that transfers. At kung nagmamahal sa'yo, yung humihipo sa'yo, may sakit ka, hinahaplos-haplos ka, daig niyan ang malalaki at mabibisang mga chemical na gamot kung ikaw ay hinihipo ng isang tao nagmamahal sa'yo. Sapagkat mayroong kapangyarihan ng pag-ibig. At ang pag-ibig na yun ay nailipat pagka hinihipo ka na nagmamahal sa'yo. Try not touching. Nakita niyo yung dramatic na mga pelikula na bibitayin ng isang ina o ama tapos magdadatingan ang mga pamilya tapos may salamin, hindi sila makapaghawakan ng kamay man lang. Kahit lang yung mga image lang sa salamin nila, they try to pretend to be touching because you want to reach out. Try not being able to touch. Or maybe you would like to say, try not being able to text. Kasi texting is touching. Kahit ang layo-layo, di ba? Yung kumain ka na ba? Natatouch ka naman. Kung gusto mo yung nagtatanong. Kung ayaw naman sa nagtatanong, naiinis ka dahil natouch ka ng ayaw mo mag-touch sa'yo. Natouch ka ng sa lugar na ayaw mong matouch ka. Try not being texted at all. Kapag ka mga dalawang oras nang hindi nagbibip yung text, yung ano na yan, yung cellphone, tinitingnan. Tumutunog na nga kung may caller o may text. Kahit hindi pa tumutunog, tinitingnan pa. That's how much we like to be touched. No? Kaya napakahalaga yung touch. Kaya ang idinescribe yung mga useless religious idols sa Psalm 115 verse 7, they have hands but cannot feel. Yung daw ang kawalang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan. Whenever you can touch, be thankful. And whenever people try to touch you, you should be thankful that at least people like to touch you, though you may not like to be touched. Another source of power, another great source of happiness na libre sa tao. Lalo't meron kayong mahal sa buhay, hinahawak-hawakan yung kamay ninyo.
kayo'y medyo hinihimas, tinatapik-tapik, isang malaking pagpapala ang ganyang bagay sa buhay. Once more, libre. And what about the privilege of taste? Yung tayo'y may panlasa. To enjoy taste, to benefit from the signals and warnings of taste. Subukan yung may kakainin kayo, biglang, ay, panes, nalasahan yung panes. Di ba't di nyo lululunin? Kasi nalasahan nyo. Pero kung hindi nyo nalalasahan yun, makakakain na kayo ng laso, nalulun nyo na bago nyo nalaman. Kaya pagka meron kang natikman na sobrang alat, sobrang asim, sobrang tamis, pwede mo yan i-reject. We've got to thank God for the ability to determine, to enjoy, and to reject taste. Job 12:11, does not the ear test words as the tongue tastes food? Tinitikman, inaalam. Mabuti may panlasa. Alam niyo po, lalo kung ako ay magsasalita sa public places at ako na kailangan ko lagi na to wet my mouth, my tongue, my throat, inaabutan ako ng tubig. Nung minsan may nagabot sa akin, pag dapo sa bibig ko nang nilulun ko at hindi ko pa nilululon, kerosene. Kerosene. Mabuti hindi ko nilulun agad, no? Siguro kung may nagsindi ng posporo, pag hinga ko, bubuga ako ng apoy. Palakpakan siguro ang mga tao, himala. Pero gaas. Kaya binabantayan na ngayon kung sino nag-aabot sa akin ng tubig. Baka mamaya kung ano naman yun. Pero natitikman. At dahil natitikman mo, pwede mong ilulwa. Maraming bagay sa buhay in a spiritual way, natitikman dapat bago lulunin. Tinitingnan mo muna kung dapat at karapat-dapat. Anong ngayong blessing, mga kapatid? If you have taste as to enjoy food, as to have good appetite, subukan nyo na hindi na tumitikim o subukan nyo walang lasa ang lahat ng bagay. Yung wala kayong panlasa, walang lasa ang pagkain, walang sarap, many people get depressed. Isa po yan sa aking mga observation na yung sobrang nagda-diet, nade-depress. There is something about not eating well that depresses the spirit, that depresses the soul, the emotion. Kaya yung mga matatakaw, bihira ma-depress yan. No? Dahil talagang masasaya sa kakakain. Mas madalas ma-depress yung mga nagda-diet, yung sobrang mga nagpapaganda, yan ang may mga kalungkutang hindi nila maipaliwanag, pagkain lang pala. Ecclesiastes 2:24, a man can do nothing better than to eat and drink. This too, I see, is from the hand of God. Si Solomon na napakatalino, ina-equate niya yung sarap ng pagkain at sarap kumain bilang pagpapala ng Diyos. Nehemiah 8:10, Nehemiah said, go and enjoy choice food and sweet drinks and send some to those who have nothing prepared. This day is sacred to our Lord. Isa po yung pista. Maraming pista sa Biblia. Gusto ng Diyos, ipinagpipista siya eh. Pero sino ba naman nagkakain ng piyesta? Hindi naman yung Diyos, yung mga tao. Pero ang gusto ng Diyos, pag naghanda ka na masarap, magpadala ka dun sa hindi nakakayang maghanda ng masarap na pagkain. Yun ang tunay na pista. Subukan natin na wala tayong gana. Try fasting. Lalo't yung fasting is imposed on you. Sino sa inyong nakaranas na halimbawa na meron kayong blood test bukas, may fasting ngayon, 12 hours. May fasting, 8 hours. Yung inom ka lang ng inom paggagabi, ngayon nagfa-fast ka, parang napakalaking bagay na makainom. Tubig! Tubig! Gusto mong uminom. Yung hindi mo pinapansin, kapatid, na nagkakape ka sa umaga o umiinom ng kung anuman, pag fasting ka, indang-indang-indang mo, kape, kape, kape. Gusto mo na, kunin nyo na ang dugo ko na makapagkape na ako. Sino sa inyo nakakaramdam ng ganyan? Patingin nga, marami. May mga edad na kasi kayo. Kaya kinakailangan ng i-blood test, ano? Kailangan ng kung ano-ano mga nararamdaman. Kaya yung nagkakaedad, nagmamature, tumatalino eh. Nararamdaman mo kasi how it is to be deprived, how it is to be weak, how it is to be sick. Pero nakikita nyo, ngayon, kung hindi kayo nagpa-fast, dahil hindi naman kayo magkaka-blood test bukas, nagpapasalamat ba kayo sa Diyos ko, sa lapat po, nakakapagkape ako. Salamat, nakakainom ako pag nauhaw ako sa gabi. Hindi na natin napapansin. Kaya kailangan nakakaranas tayo ng deprivation every now and then. Kaya yung mga Muslim, kakatapos lang ng Ramadan, fasting, halos isang buwan. Ang katuroan nun ay para maramdaman nila ang gutom, para maging sensitive sila sa mga kamaralita at mga nagugutom.
That is the spiritual meaning of it. Okay? How you apply it depends on you. But the point is, that is the purpose. Kaya rin tayo nag-aayuno. Hindi dahil mas ma-epektibo ang dasal at nag-aayuno. Para mas maging sensitive ka sa iba na nagugutom, na hindi nila choice. At pag naging sensitive ka na, nagiging mas mabuti ka. Therefore, your prayer becomes more powerful. Because you become more truthfully grounded. Nalalaman natin yung katotohanan ng buhay. Gaano karami sa atin yung kakain? Every subo, ang sarap. Thank you, Lord. Diba? Kahit na nilagang itlog at nilagang kamatis yan at may kasamang tuyo, ang sarap. Thank you, Lord. Hindi yung reklamo ng reklamo ang inaabot sa buhay. Of course, another sense, and we will stop here, alam ka naman, ubusin natin yung mga senses, smell is such a great privilege. To enjoy scent and aroma, to benefit from the messages of smell, even what we call bad smell. Kasi pag bad yung smell, may warning. Gano'ng karaming bangkay ang diskubre dahil umalingasaw. Gano'ng karaming mga sirangipin ang nadidiskubre mo dahil may amoy. Gano'ng karaming sakit ng tao ang nalalaman mo dahil may amoy siya. So mahalaga rin kahit amoy na hindi mabango, kung yun ay nagsasabi sa atin na mayroong isang problema na dapat lutasin. But to be informed and to be warned by smell is a privilege. Gano'ng karami sa inyo, may susunog, amoy sunog, di ba? Nasaan? Harapin nyo ang sunog. Dahil naaamoy nyo na may nasusunog. Warning, to be stimulated and energized, healed and soothed by aroma. Kaya ngayon, umuso na uli ang aroma therapy na nakakapagpagaling daw ang mga tamang amoy. Na nung araw, alam na alam yan ng mga ninuno natin, bagamat hindi siguro laging conscious. Kasi mga amoy ng luya, naaamoy mo na yan pag nagpapaksiw ka, pagka meron kang niluluto. Ang mga babae no, laging may nakaipit ng mga sampagita o ilang-ilang sa kanilang buhok. No? Aromatherapy yan. No? Yung laging may mahalimuyak, nagtatanim ka ng mga sampagita sa iyong durungawan, sa gabi may dama de noche, naaamoy mo. Yan ang aromatherapy. Magdaling gumaling ang tao pag nakakaamoy ng mga tama kasi ang amoy, diretso sa utak. Pagpasok sa ilong, utak agad dyan. And it already affects the brain and the blood circulation and everything. Kaya science na po yung aromatherapy, hindi lang yan luho. Talagang yung pipili ka, ano bang gusto mong lotion? Yung nakakapagpatalino, yung nakakapagpabait, yung nakakapagpakalma. Meron silang basis for that. Dahil inilagay ng Diyos sa lahat ng halaman, ang lahat ng gamot. Kaya aroma is important and the ability to smell is very important. Gaano ba naman kamahal, bumili kayo ng paso o kaya ay latang walang laman, lagyan nyo ng lupa at taniman nyo ng sampagita, ilagay nyo sa bintana nyo para nakakaamoy kayo ng bango. Meron kayong kaplasong lote, hindi nyo taniman ng ilang-ilang para wala kayong tigil ng kapipitas ng bulaklak na libre. Inilalagay nyo sa banyo, inilalagay nyo sa ulunan ng inyong mga kama, inilalagay nyo sa inyong mga mesa, ang bango-bango ng paligid. Song of Songs 1:3, pleasing is the fragrance of your perfumes. Your name is like perfume poured out. No wonder the maidens love you. So ang pinag-uusapan dito ay isang lalaki na mahilig sa pabango. Ang bango-bango niya, kinahuhumalingan siya ng lahat ng kadalagahan. Sapagkat, syempre, makapangyarihan ng amoy. Lalo sa mga Pilipino. Now, the tongue can detect and appreciate only 4 basic tastes. Ang nalalasahan lang talaga na ganap ng dila ay alat, pait, tamis at asim. But the sense of smell gives flavor and nuance to the taste. Yun ang nagde-define gaano kaalat, gaano kaasim. Iba ang asim ng sinigang sa mangga at iba ang asim ng sinigang sa sampalok, ng sinigang sa kamyas, iba-iba. Nuance of taste. Tumutulong na doon yung pang-amoy. Try not being able to smell. Kaya naman, ang description na naman ng Psalm 115 verse 6 sa mga Diyos-Diyosan, they have noses, but they cannot smell. Ibig sabihin, walang buhay. Yung may naamoy kayong saksakan ng baho, magre-reklamo kayo, yung salamat, buhay ako. Hindi ako katulad nung idol ng Psalm 115 verse 6. May ilong, pero hindi nakakaamoy. Hindi dapat ipagreklamo. Mabahala kayo kung may ambaho-baho, hindi nyo naamoy. Ibig sabihin, baka hindi na kayo buhay nun. Be thankful when you can smell. And be very specially thankful when you can smell something pleasant. Another privilege of life, brothers and sisters, is movement.
galaw. Externally, as in mobility, yung nakakaalis ka sa kinalalagyan mong lugar, lilipat ka, naglilipat, external movement. And there is also such a thing as internal movement. Meron kang circulation within you. Kahit ang tao po hindi gumagalaw, gumagalaw yung puso niya, gumagalaw yung mga bituka niya, gumagalaw yung esophagus, gumagalaw yung dugo. Because life is movement. Even the heavenly bodies are moving forever. Non-stop movement in choreographed arabesques. Ang ginagawa ng mga tala, mga bituin, mga asteroids, kumikilos ang lahat. Kaya naman, hindi katakataka na ang worship ay may movement. Because life is movement, movement is life. That is why worship entails movement. So worship po, common movements like lifting of hands, that's a movement. Psalm 63:4, I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. The lifting of hands is an act of worship. Meron pang waving yung kakaway-kaway sa Bible, sa Exodus 29, 23-24. Put all of this, meaning the loaf, cake made with oil, and the wafer, in the hands of Aaron and his sons, and wave them before the Lord as a wave offering. So yung offering, gusto pa ni Lord na nakikita ang iwinawagawagayway. At bakit tayo may mga banners? This is a dramatization of movement. Mas lumalaki. Kasi kung yung kamay mo, ginanon mo lang, gumalaw. Pero kung may hawak ang banner, ang laki-laki, kitang-kita talaga yung movement. It is to dramatize. No? To exaggerate a movement so that it may be even more appreciated. In worship, there are various postures. May nagaganito na kamay, may nagtataas na kamay, may lumuluhod, may yumuyuko. All of that, as acts of worship, are sacred movements. That's why the ultimate movement of worship is dance. Psalm 149 verse 3, let them praise His name with dancing and make music to Him with tambourine and harp. So, dance is to movement as music is to sound. Yung sound, sound lang yun. Walang arrangement, walang ayos, may sound, maganda. Pero inayos mo, nagiging music. May harmony, may balance, may symmetry. Yung movement, 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 maganda. Pero inayos mo, naging dance. May kahulugan ng mga movements. May symbolism. A very high form of art. And definitely a very spiritual way to worship God, who is God of movement. 2 Samuel 6:14, David danced before the Lord with all his might. Ang lahat na lahat ay binigay na niya todo sa pagsayaw sa Panginoon. At ang asawa niyang high class na bakyaan, na baduyan sa ginawa niya, nilait-lait niya ang pagsayaw ni David. At sinabi sa Bible, naging baog ang babaeng ito. She became barren and childless all her life. And that was said right after she berated the dancing of David before the Lord. So huwag kayong nanglalait ng mga worshipful movement ng kapwa. No? Huwag nating mamaliitin o pagtatawanan. Kung ganun na expression niya ng pag-worship, hayaan siya. Kung ayaw niyo, di huwag niyong gawin. Pero huwag niyong pigilin ng iba kung ganun ang kanilang nadarama. It's a very high form of movement. And an even higher form of movement is imagination. The movement of thought. Mental creativity is movement. Hindi lang po yung body ang gumagalaw. Mas malayo ang nagagalaw at napupuntahan ng isang malikot na diwa. Isang isip na aktibo. 1 Chronicles 28:12, He gave him the plans of all that the Spirit had put in his mind for the courts of the temple of the Lord. So gagawa ng templo, kailangan ng architectural plans. Sino ang nagbigay? Ang Spirit ng Panginoon has put in his mind the plans that God wanted for the courts. So look at the Spirit as an active agent in creativity. Why do we include the mind in movement? Because the mind can move and go to places. Gusto niyong makarating sa tawi-tawi ngayon din, pumikit lang kayo at imagine ninyo at nandun na kayo. The mind can transcend time and place and other limitations. Meron akong gustong-gustong artwork na binili ko nung nakita ko sa isang exhibit. Isang babaeng bata na nasa slum area. Nasa bubong siya ng kanilang barong-barong.
at yung gawa ng artist ay from the top na ipinapakita yung bata at yung mga bubong ng mga barong-barong na miserable, at nakaasta ang bata nito na para siyang lilipad. In other words, sa kanyang isip, sa kanyang diwa, lalampasan niya ang kahirapan na nagpipiit sa kanyang katawan. Napakaganda ng symbolism. Because the mind can dream. The mind can even daydream. Therefore, the mind can escape. Kahit ka pa nakakulong, nakakadena, nakagapos, kung iniisip mo na humihitit-hitit ka sa sastro ng buko sa isang napakagandang dalampasigan, magaganap yon sa iyong kalooban. You can make your own reality inside your heart. 2 Corinthians 12, 2-4, isa sa mga mahiwagang mga kwento sa New Testament. I know a man in Christ who, 14 years ago, was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise. He heard inexpressible things, things that man is not permitted to tell. Hindi ipinaliwanag ng sumulat ng Korinto kung anong kahulugan nito, pero meron daw siyang kilalang tao na nakarating sa paraiso ang kanyang diwa, ang kanyang espiritu. At dito matiyak kung pati katawan ay kasali o isip lamang. Hindi yun ang point natin na siyasatin ito. Ang point natin, nalalampasan ng isip ang katawan. Nalalampasan ng espiritu ang katawan. The alert mind cannot be imprisoned. The alert mind cannot be limited. Libreng mangarap. At kung makakatulong sa inyo upang puksain at patayin ang pait, ang hapdi ng katotohanan, libreng mag-ilusyon. Walang nanliligaw sa inyo, pero ito yung pipikit ang inyong mata, iniisip niyo, pinagkakaguluhan kayo ng lahat ng lalaki sa balat ng lupa. Di ba sasaya kayo? Dahil nagkaroon kayo ng realidad sa inyong kalooban. Yan ang sinasabi natin na kung hindi masyadong maganda yung nakikita mo, pumikit ka. Gumawa ka ng iyong realidad. Kaya yung pagkabaliw po, mga kapatid, bagamat sa ating ordinaryong pananaw ay hindi kaibig-ibig, kumisan ito'y napakagandang mangyari sa isang taong hindi na niya kayang dalhin ang totoo. Hindi na kaya, kumbaga sa bombilya siya ay mapupundi na, sobrang taas ng boltahe, hindi kaya ng wattage niya, mababaliw siya. Kaya kahit nakakalungkot, tawa siya ng tawa. Anong inyong iibigin na ang lungkot-lungkot niya dahil siya ay matalino o naloka siya, tawa siya ng tawa? Para sa kanyang sariling kapakanan, alin talaga doon ang higit na mainam? Bagamat sa tingin natin na outsider, dapat matalino siya at hindi siya dapat magkaganon, pero may paraan ng Diyos ay pinoprotect niya ang mga tao sa hindi makayang dapat dalhin. Kaya nagkakaroon ng mga amnesia. Nagkakaroon ng mga temporary madness ang mga tao pag hindi makaya ang dala. Isa pong napakalaking pribilehyo na maaari ring takasan kahit man lang panandalian ang isang mahapdi, makilot at masakit na katotohanan, and you retreat into your innermost sanctum, your mind, your soul, where you can make your reality. Hindi maganda na araw-araw mabuhay ka sa ilusyon, but daydreaming helps a lot of people cope with reality. Hindi lang nga, dapat na yun na lang laging gawin mo sa buhay at wala ka nang gawin na practical na bagay para matupad ang gusto mong matupad sa buhay. Pero isa yan sa mga pribilehyo ng buhay. Kahit ikaw ang pinakamahirap na tao sa balat ng lupa, sumandal ka lang sa isang pader at umupo ka sa isang balde, pumikit ka at imaginein mo na ang yaman-yaman mo, ang ganda-ganda mo, nangyayari yon. You know how reality can happen if we allow it to happen inside our minds? Subukan nyo to. May mahal kayo sa buhay, malayo siya. Imaginein nyo na siya nakikipag-ulayaw sa isang taong selos na selos kayo. Di ba kahit nangyayari yun o hindi, bumibilis ang pintig na inyong puso, nagiinit ang punong tainan nyo, no? Nawawalan kayo ng ganang kumain, at nag-aalala kayo, pero ini-imagine nyo pa lang yun. Pag nakita ninyo halimbawa sa cellphone niya na may text, na kung ano man yun, ini-imagine mo na agad ang buong kwento kung sino to, ba't sila nagtetext ng ganito, galit ka na. Yun pala, missent lang, hindi kanya. Hindi totoo, pero nangyari na sa iyong puso.
Kaya pwedeng-pwede niyong papangyarihin sa loob ng inyong puso ang mga bagay na nakakatuwa at pwede rin yung mga bagay na nakakainis. It's all up to you. Kung ano ang inyong i-imaginin sa buhay. The mind can even be the agent of spiritual transformation. Kaya napakalaking pribilehyo na pwede mag-isip. Kahit na mga diktador, kahit na mga mapaniil na mga rehime, hindi na ipipiit ang isip ng tao. Na ipipiit lang ang katawan, na ikakadya na lang ang paa, ang kamay, pero hindi ang isip. Ang isip ay laging malaya. Kaya meron man kayong mga pagkakabilanggo sa buhay, malaya pa rin kayo mag-isip, magpasalamat kayo. Pwede niyong takasan yung realidad na yun kahit paminsan-minsan lang sa pamamagitan ng pag-iisip. Ang pagbabago ng tao, nagaganap kung babaguhin niya ang paraan ng kanyang pag-iisip. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world. But, be transformed by the renewing of your mind. Pag binago ng tao ang paraan ng kanyang pag-iisip, magbabago ang kanyang buong buhay. Pero anuman ang pagtatangka ng mga nasa paligid na tulungan siya magbago, kung sa kanyang isip ay di pa siya nagpasyang magbago, walang mangyayari. Kaya kung minsan may lalapit sa akin, Pastor, counselin niyo naman po yung anak ko para magbago. Eh, gusto po ba niya? Ayaw po. Eh, huwag niyo na ipa-counsel sa akin. Walang mangyayari. Ang kakounselin lang natin yung gusto, pero hindi malaman ko paano siya magbabago o kailangan niya ng tulong para magbago. Pero hindi ko siya kailangan kumbinsihin magbago siya. Hindi na kukumbinsi ang tao, kailangan magmula sa kanyang kalooban. Kaya mga naninigarilyo, kahit anong ibigay mo dyan ng mga tulong, kung sa kanyang kalooban, hindi siya nagpasyang tumigil, hindi rin yan mangyayari. Pero kung siya mismo nagpasya, walang makakapigil na tumigil siya. Yan ang ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, na tayo ang nakapangyayari sa ating kalooban. Tulad ng pinitas ni Eva ang prutas, kinain niya, kumagat din si Adan, kinain din, kalooban nila eh. Kaya ang pinakamalaking challenge sa atin, yung ilagay natin sa tama ang ating kalooban. Pag naiinis tayo, anong ginagawa natin? Mas iniinis pa ba natin ang sarili natin o binabaliktad natin para mawala ang inis natin? Nagagalit ka na, maghahanap ka pa ng lalong ikakagalit. E di lalo ka nagkagalit-galit. Anong gusto mo, magalit o gusto mo bang humupa ang iyong loob? The mind has the freedom to do this. And it's a privilege because no person and God, even God, does not interfere with the way you think. Kaya po sabi ng Diyos ko, baguhin niyo po ang pag-iisip ng ganong kapwa. Hindi ginagawa yun ng Diyos, sayang yung panalangin. Kasi ibinigay ng Diyos ang kalooban sa tao, ang tao ang namimili kung anong kanyang iisipin. Pwede lang ang Diyos at pwede tayong tumulong para yung tao mahimasmasan, makakita ng katwiran, pero hindi binabago ng Diyos ang utak ng tao. Alam niyo kung bakit? Kasi kung binabago niya, hindi kasalanan niya lahat ang hindi nagbago. Lalo pa di niya binago. Hindi niya binabago ang tao. Ang tao ang magpapasyang magbabago. So it's a privilege that our minds can move. It's a privilege that we should always appreciate. Isa pa pong problema ng buhay is humor and laughter. Yung may sense of humor ka, galing na privilege yan. Kung ang napangasawa ninyo ay mahirap pa sa daga, pero may sense of humor, ang totoo mayaman kayo nun. Yung napapatawa kayo, kahit pinag-aagawan niyo ang ulo ng sapsap, napapatawa kayo, feel rich because you are. Laughter celebrates happiness. Laughter can balance sadness, and laughter can anesthetize from pain. At ito po ay sinusuportahan na ng maraming mga pag-aaral na siyentipiko na yung pagtawa, yung sense of humor, nakakapagpagaling ng sakit. Kaya kung may dalawang may sakit, halimbawa pareho kayong nabarog yung ulo nyo, na parehong may bumaong asarol hanggang kalobloban ng utak nyo, dalawa kayo. Yung isa, palatawa, palabiro, at yung isa sobrang seryoso, mas mabilis gagaling yung palatawa. Pinatunayan ito ng maraming mga pagsubok nila sa maraming mga clinical tests. Bagamat sa science, hindi nyo ginagamit yung word na pinatunayan because science is dynamic. Sasabihin nyo lang, well, it is supported by evidence so far na ganun talaga ang nangyayari. But the point is, kung merong dalawang tao, yung isa may humor, mas magsusurvive yung may humor. Kaya sabi nila, laughter is the best medicine. Kaya kung ubod man kayo ng hirap, di kayo nakakabili ng mahal-mahal na gamot, pinakamura pa rin ang gamot sa Pilipinas dahil tayo sobrang masasayahing mga tao.
kahit ano na lang, ikinatutuwa, tawanan, may nagkuku, may mga lobo, may mga nagtitinda, may stage show. Ang saya-saya ng bayan na ito. So, mura ang gamot dito. Yung gamot na likas sa tao. Pero mabuti rin kung mapamura siyempre yung mga chemical na gamot na binibili natin. Psalm 126 verse 2, our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. So nakakakanta daw ang mga Israelites, nakakaawit at sinasabi ng ibang bayan, aba, pinagpapala sila ng Diyos. Ito siguro ang isa sa mga ibig sabihin ng mga gumagawa ng mga awit na ang Pilipinas ay pinagpala ng Diyos. Kasi kung tingnan mo naman, sabi, nasaan? No? Ang dami-daming gulo, ang dami-daming kahirapan. Pero yung ating capacity to be happy, our humor, pagpapalayan ng Diyos. Ecclesiastes 3:4 says, there's a time to laugh and a time to dance. And compared with many, many cultures around the world, mas marami dito sa Pilipinas, time to laugh and to dance. Hindi na naubos ang festival dito. May festival ng lechon, may festival ng langka, may festival ng butong pakwan, may festival ng mga maskara, may festival ng mga bakya at salakot. Basta kahit ano na lang na rason, magka-excuse lang mag-festival ang mga Pilipino. Hindi na ubusan ang party. Masaya ang buhay. Imagine a humorless life and imagine a humorless personality. Job 9:27, I will forget my complaint. I will change my expression and smile. It's a decision. You may not do that, but will you solve your problem if you frowned? Sa palagay niyo po ba, lalapit sa inyong biyaya kung nakasimangot kayo? Nahihirapan kayo at nasasaktan, tapos tiklop-tiklop ang mukha niyo? May matutuwa ba? Wala rin. So if laughter is the best medicine, then the Philippines is a haven for cheap medicine. Ang yaman-yaman ng mga Pinoy. At napakapalad kasi laging nakatawa. Kahit mahulog sa bus, nakatawa. Kahit maipit ng electric fan, nakatawa. Kahit na nakakahiya, ang pagsagot natin sa hiya, tawa. Yung napahiya ka, tatawa ka. No? Napakalaking blessing yan sa ating nasyon. Hindi naman na ituturo sa bata yon, likas. May pumuputok na bulkan, tatawa. Yung lahat na, may nahubuan bigla, di ba nakakahiya yun? Tawanan. It's always the tendency. Try not laughing at all. So nakikita nyo, simple joys, shallow pleasures, yan ay blessing. Genesis 21 verse 6, Sarah said, God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me. No? Pag natatawa, pag nakakatawa, pasalamat, dahil yan ay libreng gamot. Napakarami natin dapat ipagpasalamat. Kumisa nilalait mo pa yung mababaw ang kaligayahan. Mabuti nga mababaw, madaling hukayin. Madaling sumaya sapagkat ang happiness naman isa sa mga goals of life. Kung masaya na siya kahit hindi siya nakapasa sa board, bakit mo siya aagawan na kanyang kaligayahan? Saan natutuwa siya? No? And another privilege of life is love. Loving being loved. Siguro pag nagpataas akong kamay, baka naman konting-konti and I hope wala, na magsasabi man lang ditong wala man lang nagmamahal sa kanya. At kung talagang walang nagmamahal sa inyo, siguro wala kayong aso. Dahil kung talagang wala nang magmamahal sa inyo, mag-alaga kayo ng aso, a dog will give you unconditional love. The dog is the only personality in your house that is always happy when you come home. Always. Hindi kayo sinisimangutan, hindi kayo dinededma, hindi kayo ini-ignore ng aso. Lagi siyang happy pagdating nyo. Subukan nyo yan. Asawa nga, hindi lagi eh. Di ba? Hindi lagi. Lalo't busy-busy, may ginagawa. Sana mamaya pa siya dumating. No, eh, pag dumating ka, ako naabala ang ginagawa ko. Nag-aayos ako ng cabinet. Ito na naman, hihingi na naman ng kape. No? Hindi naman laging masaya. Kahit mga anak, hindi naman laging masaya dumadating ang magulang. Lalo't may ginagawa ka bulastugan. No? Mamaya pa sana dumating. O tamaan pa sana yung bakasyon. Pero ang aso, laging masaya pag dumadating kayo. So kung desperado na kayo at wala na talaga, aso. Pero, may nagmamahal sa inyo, may aso pa kayo, doble ang kaligayahan niyo sa buhay. 1 John 4:8, whoever does not love does not know God because God is love. So ang mga Kristiyano, nakakaramdam ka ng pag-ibig kahit walang personal object kuminsan dahil nakikipag-ibigan ka sa Diyos. And love makes everything more beautiful. Yung walang kakwenta-kwentang panyo, pag ang nagbigay sa inyo, mahal niyo sa buhay, gumaganda ang panyo. Yung walang kakwenta-kwentang bagay, kung siya ang kasama nyo, kahit nakasakay ka sa Ferris wheel na hindi umaandar, masaya kayo.
kasi mahal nyo ang inyong kasama. Love makes color more vivid. Love turns sound into music. Even when you dream, if you're in love, you dream in color. No? Kaya, ang sound, THX, pagka kayo ay umiibig. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply. Because love covers over a multitude of sins. At yung marunong umibig, marunong din magpatawad. Magkakambal yun eh. Yung marunong umibig, bulag. Yung napapatawad mo yung mahal mo sa buhay. Kaya napakasarap yung naghahari ang pag-ibig sa buhay ng tao. Imagine a loveless life and a loveless personality. Kahit pa nga ang pag-ibig kuminsan at pagmamahal sa tao ay nagiging dahilan din para ka mang problema, totoo pa rin yung sinasabing it's better to have loved and lost than never to have loved at all. At ang pinagtatampo ng Diyos sa isang church sa Revelation 2:4, yet I hold this against you, you have forsaken your first love. Yan ang hinanakit ng Diyos sa church na ito. Hindi mo na ako kamahal ngayon tulad ng dati. Dati hat na hat ka sa pag-ibig sa akin. Ngayon ang lamig ka. If you can love, if you are loved, be thankful. Enjoy it and love even more. Another privilege of life is rest. Respite. Break. Pahinga. Rest not only draws one away from toil, but also re-energizes for life. Rest gives perspective, clarity, and wisdom. Yung nagpapahinga matapos mapagod, I don't mean yung laging nagpapahinga kahit hindi pagod. Ha? Yung nagpapahinga matapos mapagod, mas lumalalim ang pagkatao, mas lumilinaw ang pananaw sa buhay, mas tumatalino. Sapagkat sa pagpapahinga natin na po proseso ang mga bagay-bagay, doon na pagdudugtong-dugtong ang mukhang di magkakadugtong ng mga katotohanan. Sa papamahinga, you receive clarity of vision. Kaya maraming enlightenment nangyayari sa pagpapahinga. Kaya mahalaga po yung pahinga. Hebrews 4:4, and on the seventh day, God rested from all His work. Psalm 116 verse 7, be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you. At bakit po napakarami mga tao ang naakit na sumunod kay Jesus? Sapagkat ang kanyang iniaalok ay kapahingahan. Matthew 11:28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ang inaalok ni Jesus, rest, hindi salvation lagi. Ah? Kaya kung meron kayong gustong dalhin sa Panginoon, gusto nyo tatalukin nyo, gusto nyo po bang maligtas? Siguradong sa pagtatalo, uuwian yung usapan. Kasi bakit? Nasa panganib ba ako? Hindi ba ako ligtas? Ano ba ang ibig sabihin na kaligtasan? Magkakagulo. Ang dapat yung ialok, yung inialok ni Jesus, gusto nyo ba ng kapahingahan? At sino ang tatanggi sa kapahingahan? Mga pusong pagod, mga taong pagod, naguguluhan, mga litong-lito, hirap na hirap, sabi mo, gusto nyo po bang mapahinga ang inyong espiritu? Sino tatanggi? Eh, yan ang alok ni Jesus. Come to me, all of you who are tired and weary. I'll give you rest. Sapagkat hindi siya nang uusig, hindi siya nang huhusga, napapanatag ka kahit marami kang atraso sa langit. Kaya naglapitan sa kanya mga makasalanan, tinawag siyang friend of sinners. Pero kasi judgmental, stricto, mahigpit, maglalapitan ba yun, hindi siya matatawag na friend of sinners. Pahinga kasi ang ibinigay niya. At alam niyo mga kapatid, yung pagtanggap natin sa ating kapwa, anuman sila, ay pagbibigay sa kanila yon ng pahinga. At tayo man, in whose company are you most at ease and rested? Di ba dun sa lubos na nakakakilala at tumatanggap sa inyo kung sino man kayo? Yung hindi nyo kailangan magbalat kayo, hindi nyo kailangan magkunwari dahil tinatanggap niya kayo. At ganun ang walang patakaram pagtanggap sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya nag-aalok siya ng pahinga. Ngayon, pahingang espiritual yan, pahingang emosyonal. Pinag-uusapan din natin yung pahingang physical. Kahit gaano kayo kahirap, nagpapahinga ang tao. Nagkakaiba-iba lang kung saka humihiga, saka sumasandal, anong nadidibig mo habang nagpapahinga ka, pero nagpapahinga ang lahat. Sa katunayan, yung masirap sa buhay, mas masarap ang pahinga.
talagang halos ugain mo na, hindi pa magising. Dahil ang lalim-lalim ng pahinga. So, no matter how tired you get, you are destined to rest because you are designed by God to rest because He too rested. So, kung nakakapagpahinga kayo, kahit ang inuupuan yung silya ay hindi maganda, kahit ang kama nyo ay hindi first class, pasalamat sa Diyos. One of the great joys of life na libre ang magpahinga. Hindi pwedeng sobrang pagod mo, hindi ka na tuloy makatulog. Lalo kang nga makakatulog. At isa pa pong pribilehyo, sa dinami-rami ito ng huli nating pag-usapan ngayon, prayer is a privilege. Prayer detoxifies the spirit, the emotion, and the body. Usong-uso na ngayon yung mga magde-detox ka. Detox ka dito, detox ka doon, detox ng skin, detox ng hair. Pati hair kasi ngayon ay stress na daw. No? So, detox ng iyong talampakan, detox ng iyong kuko, lahat. Pero may detox ang spirit. Prayer. It detoxifies. It lets poison out. Because prayer connects the person to the power, to God. Prayer becomes a channel of strength and power, a channel of revelation and healing and blessing from God. And also, prayer enables a person to transcend his or her circumstance. 1 Thessalonians 5:17 to 18, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. And what's important? Everyone can pray. Bulag ka man, pipi, paralyzed, you can pray. Everyone can pray anytime and anywhere. And everyone can pray for anything. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Yan ang sinasabi ng Philippians 4:6. And what's important is that God hears and answers prayer. Prayer man ang mga righteous people, prayer man ang mga hindi niya anak, dinidinig pa rin ng Diyos. Matthew 5:45, He causes His sun to rise on the evil and the good, and He sends rain on the righteous and the unrighteous. Nakakapanalangin din maging yung mga malayo sa Diyos, lalo't iniibig nila na lumapit. Prayer is a speech. It's a great privilege because you can talk to God. And prayer is also hearing God's will, therefore another privilege. Pag pinagsama-sama natin mga pinag-usapan natin ngayon, the conclusion is inevitable. Life is a privilege. And everybody can be privileged. Bakit po natin pinag-usapan yung privilege of breath, sight, touch, taste, smell, movement, imagination, humor, love, rest, and prayer? Because everybody can have it. Yan ang hindi kailangan na mayroong racial discrimination. Hindi kailangan at issue ang gender. Hindi pinag-uusapan kung mayaman o mahirap ka. Hindi pinag-uusapan kung ano kalagayan mo sa buhay. You can have it. At kung paminsan-minsan, mayroong mangilan-ngilan na may mga isa o dalawa sa mga pinag-usapan natin pribilehyo, wala sa kanilang buhay, halimbawa hindi sila nakakakita, pero nakakarinig. Halimbawa hindi nakakarinig, pero nakakaamoy. Halimbawa, mayroon silang paralysis, hindi masyado nakakagalaw, pero nakakagalaw ang isip. At nakakaamoy, at nakakapagsalita. Hindi naman nangyayaring lahat ito'y wala sa isang tao. Bihirang-bihira. Kadalasan, lahat ng ito ay nasa isang tao. So, ba't natin pinag-uusapan ito, mga kapatid? We should learn to be contented and happy. Philippians 4:11 to 12. I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Natutunan na daw niya na ipagpasalamat ang anumang kalagayan. So count your blessings, count your privileges, brothers and sisters. At higit pa sa pinag-usapan natin ngayon, marami pang ibang pribilehyo na dumarating sa ating buhay na hindi natin kayang bilangin. Ang pinag-usapan lang natin yung basic na lahat ng tao under normal circumstances ay meron. Meron mang isang nawala o dalawa, may natitirang iba, and that is able to compensate
for what is not there. 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for life and godliness. So kung kayo man kuminsan ay nabibigo, nalulungkot, do not wallow in self-pity. Do not wallow in envy of others. Do not wallow in complaints and sadness. Huwag kayong mahabag sa sarili. Huwag kayong maingit. Huwag kayong reklamo ng reklamo. At huwag kayong magluksa. Focus on your privileges. Dwell on your privileges and enjoy them. Napakaraming libre sa buhay. Hindi kailangan lagi ng pera. Sasabihin niyo ba, oh, kada kilos ngayon, kailangan ng pera. Hindi totoo. Pag tumitingin ka ba sa buwan, kailangan mo ng pera? Diba? Pag lumalanghap ka ba ng hangin, kailangan mo ng pera? Pagka ba naliligo ka sa ulan, kailangan mo ng pera? Hindi yun totoo. Isang sobrang careless generalization, yung pag-equate sa pera sa happiness. Napakaraming bagay na may pera ka man na hindi mo mabibili sapagkat binigay ng Diyos ng libre. Ecclesiastes 11:8, however many years a man may live, let him enjoy them all. All the years. Therefore, love life. Huwag niyo ireklamo ang buhay, huwag niyo problemahin. Love life. Love your breath. Love your sight. Love your vision. Love your ability to move. Ecclesiastes 9:9, enjoy life with your wife, if you have one, whom you love all the days of this life that God has given you. Live life. Yung buhay, ipinamumuhay yan. Hindi nilalagay sa aparador, sa estante, sa freezer. Kailangan patuloy yan na aktibo. Ecclesiastes 6:6, even if he lives 1,000 years twice over, but fails to enjoy his prosperity, it is nothing. Kailangan ang buhay ipinapamuhay. Nagluluksa tayo mga kapatid. Yes. Pero may hangganan ng pagluluksa. Kaya kahit sa ating mga kaugalian, 1 taon lang yan at most, kaya may laglag luksa. May babang luksa. Hindi ka pwede magluksa forever. Kung meron kayong minamahal sa buhay, na binawian ng buhay, ipagluksa ninyo kung kailangan, but you must go on with life. Hindi pwedeng patayin nyo na rin ang inyong sarili dahil meron kayong mahal na namatay. Sapagkat marami pang naghihintay na inyong pagmamahal at marami pang magmamahal sa inyo kung muling bubuksan ang puso. Mahawi man ang ulap. Mangyayari ang mga bagay na yan. Yung mga hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pag sumukabilang buhay na lang uli kayo, makipag-fellowship sa sumukabilang buhay na. Pero nandito pa kayo, ibig sabihin, gusto ng Diyos mabuhay pa kayo dito. Hindi ko minamaliit ang lungkot natin kuminsan na meron tayong mga mahal sa buhay na umuuna na. Pero ipagluksa ng may hangganan sapagkat ang buhay ay dapat ipamuhay. Life must be lived because it is a gift of God. It must never be spent in mourning forever. Meron tayong Diyos at dapat nating maalala yon. Pwede tayong mabuhay kahit may kulang. Tulad na binanggit natin, hindi naman lahat kasi nakakakita, mayroon hindi sighted, bulag. Pero tuloy ang buhay. May mga pulubi nga, pag binigyan mo pa ng pera, tinitignan pa kung malaki o maliit, nalalaman pa. Ano? At ang tatalas ng tainga, yung hindi nakikita ng mata nila, nakukompensate ng pandinig. Ang tatalas ng mga pakiramdam. Iyabag mo lang, kilala niya kung sinong dumarating. May compensation yan. Hindi ka man nakakarinig, mayroon ka namang mata. Hindi ka man nakakapagsalita at ikaw ay pipe, nakakapagsulat ka naman, nakakakilos ka, you can communicate. Bagamat hindi naman siguro natin gusto maging ganon, pero kung ganon na ang nangyari, alam nga naman buong buhay ka nalang magreklamo, magmukmukata, tanggal naman ang kaligayahan ng iyong buhay. Kailangan ka mag-adjust. Because life must be lived. Learn from the starfish. Alam niya na pag-aaralan natin sa grade 4 biography kung hindi kayo absent noon. At saka sa second year high school, biology na naman. Ano yon? Yung starfish, di ba lima ang kamay niyan para siyang parol? Subukan mong hawakan yung isa o kaya kulungin mo siya o kinagat ng kung sino yung isa, ang gagawin niya, tatanggalin niya yung kamay na yon at lalangoy na siya palayo, apat na lang ang kanyang kamay kesa naman malulun siya ng buo. Mamaya, may tutubo na naman siya isang kamay. At kung wala man tumubo, di ba masarap mabuhay na apat ang kamay kesa nalulung ka buo? So kung tayo may nagiging starfish, live and learn from the starfish. Kahit kulang, pwedeng mabuhay ang tao. Bihira naman tao yung kompleto eh.
Halos lahat may kulang. Nagmumukha lang silang kompleto kasi tinitingnan natin sa kanila yung wala tayo. Nagmumukha tayong kulang kasi yung wala sa atin ang lagi na lang nating iginuungot-ungot. Hindi natin tinitingnan kung ano yung mayroon tayo. The starfish lets one arm go in order to avoid a permanent entrapment. We can also do that. Do not be entrapped. Do not be imprisoned. Do not be held a prisoner because you want to keep all of your arms. Sometimes you have to let go so you can be free. Swim away from harm and from sorrow and get on with life. Learn from the three-legged goat. Noon po kami mga bata, sa tapat ng bahay namin, ay may laging mga dumadaan na isang pangkat ng mga kambing. Dinadala ng may-ari sa bandaron para pakainin. Kung ano man ang ginagawa nila, hindi ko na alam. Araw-araw dumadaan yon. At nanganak ang kambing na ito. Alam niyo, isang anak niya, tatlo lang ang paa. Awang-awa ang lahat, bakit tatlo lang ang paa ng kambing na ito? Pero this kambing never made a big deal out of it. Kasama siya lagi. At pinakamabilis pa siyang tumakbo. Kataka-taka. At lumusog siya ng lumusog. At ngayon, sumakabilang buhay na silang lahat. Dahil ang tagal na nun eh. Siguro, naging ano sila, ano bang ginagawa sa kambing? Naging kaldereta. So yung apat yung paa, naging kaldereta rin. Ano? Yung tatlo, naging kaldereta rin. Pero nasa iyo kung sasaya ka. No? Pero meron naman, hindi ka pa inakaldereta. Feeling kaldereta ka na. Kasi hindi mo ina-enjoy ang buhay. Learn from other abled people. Tuloy din. Alam nyo, napaka mga galawgaw na mga tao, mga kilala ko, kung saan-saan nagpupunta, mga bulag. Kung saan-saan nakararating, nandito ka rin. Paano ka nakarating dito? Sabi malaki, kayo lang makakarating dito? Kung saan-saan nagpupunta. Meron ako nakilala nung araw when I was in college na isang European person na bulag. Akalaan nyo ba naman isang araw nagkakagulo sa kapitbahayan namin dahil hinahanap ako? Nakarating doon, hinahanap ako. Itong bulag, Frances pa. Pero kahit dalawa yung mata mo, kung tamad ka, hindi ka na makakaalis sa kinakalagyan mo, tutubuan kang lumot dyan. So, if there's a will, there's a way. And there is God who makes a way. Huwag kayong papayag to be disabled. You can only be other-abled. You may miss this body part, this sense or faculty, this station in life, or this item, yet live to the fullest, in the fullest possible way, because our God gives us life, and life is a gift. 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ang kulang natin napupunuan ng Diyos. Kaya hindi dapat laging ireklamo, dapat ipagpasalamat kung ano yung nandun. Ecclesiastes 5:18, then I realized that it is good and proper for a man to eat and drink and to find satisfaction in his toilsome labor under the sun during the few days of life God has given him, for this is his lot. Yan daw ang mayinam gawin sa maiksing buhay na ipinahihiram ng Diyos, tamasahin, lasapin, gawin ang lahat na magagawa basta hindi natin nilalabag ang kautosan ng Diyos. At napakarami pang ibang privileges na hindi natin pinag-usapan ngayon. Life is a privilege. Do not ignore it. Do not trivialize it. And do not problematize it. Live it thankfully, gratefully. At kung may kulang sa inyong buhay, mag-ala starfish. At least kahit kayo fish, star naman. Salamat po, O Diyos, dahil kayo po'y mabait sa amin. Salamat dahil kahit imperfect ang buhay, may buhay. And we can always make the most out of it. Sa pagtunghay niyo sa aming kalooban ngayon, Panginoon, kayo nakakakita kung sino sa amin ang lubos ang mapagpasalamat sa aming kalagayan, sino ang may reklamo, sino ang malungkot, sino ang nawawala ng pag-asa. Turo niyo sa amin, Panginoon, na humihinga lang kami, pasalamat na. Nakakakita kami, nakakaramdam, pasalamat pa. Napakaraming dapat ipagpasalamat. Punuin mo ang aming puso ng pagtanaw sa iyo ng utang na loob, O Diyos. Punuin mo kami ng kagalakan at lagi naming ipagdiwang kung ano ang mayroon kami. At ipagpasalamat yung wala kami na nasa kapwa namin na imi-minister din naman sa amin.
Turuan mo kami huwag mainggit, huwag manibugho, kundi lasapin yung itinakda ninyo para sa amin. Gawin ang ipinagagawa ninyo sa amin. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan. Pinakamabuting sagot sa ganito mga hamon ay pag-iisip, pagbubulay-bulay, at hingin na pa natin sa Diyos yung mga praktikal na mga dapat natin gawin as reaction to this wonderful reality that life is a privilege.